Mascara guys, ito huwag nyo itong ismulin, akala ninyo wala, pero meron, meron. Hi guys, welcome back to my channel. At ako po si Billy, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin. And don't forget to subscribe after po ninyo mapanotice ang aking video. Today's video tayo ay magme-makeup review na trending ngayon sa Shopee. At hindi lang yan guys, may mga sumubok na nito, mga ilang vlogger na napanood ko. Nasubukan na nila at yun, maganda ang kanilang feedback. At gusto ko din may experience yung na-experience nila. Okay, meron akong mga ilan lang binili sa kanila. Bumili lang ako ayon sa IG pagkakailangan. Ayan siya! Okay, ito yung mga ano, ito yung trending ngayon sa Shopee, yung pink flash. Bumili lang ako ng mga ibang product na makeup product na nawala ako. Ang una, yung sponge. Ayan. Ang nakakainis lang dito, guys. Nung na-receive ko siya ganitong-ganito, as in, ayan, nasa screen. Okay, as in, nakaganito lang siya. Hindi man lang pinag-isipan paano ilalagay ng maayos, diba? Parang sinuksok lang siya. Halata kasing parang sinuksok lang kasi yung isa nakatiklop. Ayan. Tapos ito, naka-open. So, ano ba? Diba? Kung na-UP lang yan, hindi naman siguro ganito kakalabasan, diba? Kung UP lang. Dapat, kahit pa paano, magaganito lang siya. Ganyan. Kung UP, medyo masapa. Okay lang. Anyways, ayun na. Doon lang ako medyo na-disappoint. Yung pagkakalagay nila ng ng sponge. Okay. Ang pinili ko lang sa kanila, guys, yung mini kasi hindi talaga ako pala gamit ng mga ganito. Pili rin ako ng kanilang liquid foundation. Okay, ang shade na napili ko ay yung number 2, yung sand beige. Ayan, nasa screen yung mga iba pang shade nila. Okay, so bumili lang ako ayon sa aking pangangailangan at ayon sa aking budget. Okay, angat ko lang yung lighting ko kasi medyo mababa siya. Okay, so ayan. So, yan, naka-sealed pa siya. Buksan natin. At sa awan ng Diyos, itong mga dumating, actually, hindi sila sabay-sabay dumating. Nakakapagtaka. Iisa lang naman yung pinagbilhan ko. Pero yun, sa Shopee to, guys. Okay. Ayan yung store na pinagbilhan ko. Okay, hindi mabuksan. So, tuluyan ang masisira yung aking kuko. Okay. Ay lang. Okay, so, ayun na nga, ipagpatuloy na natin, guys. So, ang kinuha kong shade ay sand beige. Ayan. This sand beige po ay suitable for light to warm. Sabi dito, long-lasting siya. Tapos, napaka-lightweight lang daw nito sa skin. So, hindi mo mararamdaman na merong kang liquid foundation na nilagay sa face. Bibigyan ka daw niya ng smooth skin. Okay, titingnan din natin yan guys kung totoo. Para. Okay, tapos bibigyan ka lang niya ng natural look. Ayun na nga yung sinasabi ko na no makeup, makeup look. Okay, hindi daw siya mabigat sa skin. Yun na nga yung lightweight point. Hindi daw siya nakaka-acne. Guys, gagamitin na natin yung sponge. So, sana bumawi yung sponge na to kasi na-dismaya talaga ako. Na-disappoint ako dito sa packaging nila ng pagkakalagay nila ng sponge. So, amuyin natin. Okay? Wala naman ako na amoy kasi merong mga sponge na merong amoy. Alam ninyo yun kung ano yung sinasabi ko, diba? So, guys, yung sand beige. Ayan. Mabango siya, guys. Hindi siya mabaho. So, ito na siya. You. Okay, kapag nilagay mo na siya sa skin mo, ginamit mo na siya, unang-una hindi siya mabaho, tapos, ayan na nga, yung sinasabi nila na hindi siya nakaka-irritate sa skin, kahit ganito yun ko pa. Wala akong na-feel na anything na irritation. So, ito yung guys, teka lang, lagyan na natin yung nandito ko. Okay, ang maganda nito guys, alam nyo kung ano, sa sponge na to. Hindi niya na-absorb yung liquid foundation. Kung hindi, di ba merong mga sponge na napupunta lang, merong mga sponge na sumisiksik dun yung liquid foundation, tapos sayang, di ba? Ito hindi.
hindi niya inaabsorb yung liquid foundation, kaya malalagay mo siya talaga sa skin mo. Yes, yun ang ibig ko sabihin. Okay, so ayan na. Okay. Yung part ko dito, guys, medyo dry talaga siya. Okay. So ito yung meron. Okay, kumpletuhin natin. Tapos, ito naman, yung liquid foundation naman, ang masasabi ko, hindi siya malagkit. Wala talaga ako na pinalagkit. Tapos, hindi rin siya mabaho. Wala siyang amoy. Mabango siya, ganun. Natuwa ako dito kasi natakpan niya. Hindi na ganun ka-visible yung mark nung pimple ko. However, wala akong nafe-feel na liquid. Wala akong nafe-feel na may mabigat sa aking face. At wala rin akong nafe-feel na malagkit. Okay, pasado siya sa akin. 20 ml pala ito, guys. So, 139 pesos. Sulit na kasi matipid naman siya. Okay, ayan o. Oh, madatlat. So, itong tignan nyo ito, guys, ha. Meron akong maliit na pimple. Tignan natin kung ano mangyayari. Kung mawawala ba. I mean, kung matatakpan ba niya. Okay. Okay, wala rin ako na feel na irritation habang ginaganyan ko siya sa skin ko. Okay. Ang ganda nga niya. So, yun guys, hindi nga siya heavy. Panalo to. Wala kang, pero hindi ko na feel na naglagay ako ng foundation. Tapos, hindi siya, ayan, hindi nga siya pabigat sa mukha. Ikaw lang yung pabigat. Joke. Ayan na siya. Mm-hmm. Perfect siya sa aking skin. Okay siya so far. Ayan. Na tayo dito sa mascara nila. Okay. Okay. Ang pinili ko, guys, yung color black. Okay. Tapos, yung packaging niya, guys, ang cute naman. Kasi yung kulay pink, pang night. Naka-curve siya. Tapos, color black siya. Yung gusto ko kaysa yung diretso. Okay. So, wala pa akong nilalagay na mascara sa aking eyelashes. So, ngayon pa lang. Tapos, nakakahaba daw siya. Tignan natin din. Or, mas okay pa rin talaga yung kay Vice and Miss Ann Clothes na mascara. Tignan natin kung may changes. Kung may makikita ko. Meron ba kinikita? Lapit lang natin ng konti. Okay. So, ito yung meron. Ito yung wala pa, guys. Okay. Magkabila naman. Okay. Itong isa. Oh. Ito maganda yung pagkalagay ko. Ulitin natin ito, guys. In fairness naman, ito talaga, napaganda niya yung pelikmata ko. Maganda yung pagkakalagay ko. Ito, tignan natin ulit. Kasi, guys, ito nga yun, yung story ko dito. Kaya, hindi siya pantay. Kasi dati, try ako maglagay ng false eyelashes. False eyelashes. Ang nangyari, nung tatanggalin ko na siya, nahugot ko din pala yung totoo kong buhok. Kaya ayan, so merong hindi pantay. May maikse. Mabilis lang siya mag-dry. Anong masasabi niyo? Okay lang, no? Yung parang pang-everyday lang. Perfect na perfect to sa mga baguhan, sa mga students, at sa mga office workers. Hindi naman siya yung parang mabigat sa mata. Gayahin ito, guys. Tingnan natin kung magagaya ko siya ng konti. Iba kasi, ang haba kasi na nandito ko compare dito eh. Natural lang siyang tignan. Next is, meron ako ditong dalawang binili pa na blush tsaka highlighter. Subukan naman natin itong blush na to. Ang ginawa kong shade ay Love Paint. Okay, wala rin akong naamoy na chemical dito, kundi yung normal lang, amoy powder. Ang cute niya, alam mo yung pang natural nga lang siya, guys. Hindi siya yung mukha kang sinuntok, ganyan. So, kung hindi man pantay, kasalanan ko yun. ako ang may sala. Nakakabata tignan, guys. Sobrang panalo to. So, next naman guys, ang ilalagay ko, susubukan natin itong Pink Flash All Over Face Contour. Okay, ang kinuha ko guys, shade nito ay FO2.
Okay, so tingnan natin kung pigmented siya. Okay, wala akong nakita. Ay, yun, meron. Meron naman pala. Yung flash-flash lang. Okay. Okay, yung kabila naman. Actually guys, itong blush nila, pwede mo siyang ilagay din sa eyes mo. Kasi, sabi dito, pwede niyo din daw gamitin siya sa multi-purpose siya. So, pwede siya sa cheeks, pwede din siya sa eyes. So, lagyan na rin natin yung mata ko mamaya. So, lagyan ko lang to. Parang hindi kasi siya kumakapit sa color. O hindi ko lang napapasin kasi sa ilaw. Anyways, ayan. Gosh, guys! Ang ganda! Ang ganda! Ayan. Itong blush nila, maglagay tayo sa mata ko. Kasi sabi dito, pwede din daw siya. Okay. Maglagay lang tayo ng bahagya. Ayoko naman sobrang pink na pink yung isura ko. Yung tipong, ano lang. Ayan. Okay. Parang medyo, siguro or mainit lang talaga yung panahon. Medyo lumalaki na siya. Medyo malaki siya. Yun no, guys, oh. Kung maririnig lang ninyo, wait lang, ah. Parang medyo may malagkit or nagkataon lang ba dahil mainit ang panahon ngayon. So, kapag ganun, guys, maglagay na lang kayo ng mga loose powder, ganyan. So, yun. So, gagamitin ko dito, guys, yung Caroline Loose, yung Caroline na All Control Mattifying Loose Powder. Okay, so, dito naman ako hiyang. So, ayan. Nandyan pa rin naman yung nakikita ko pa rin naman dito yung blush, yung ano lang nawala. Yung highlighter, so maglalagay na lang ako ulit. So, yan, mas naging smooth siya. Ano yung parang malagkit na feeling. Pero, yung lagkit siguro na sinasabi nila, yung pagkalagay mo, yung parang ang sticky, ganun. Pero, yung pagkalagay ko, wala naman ako ganun na feel ngayon lang. Kasi siguro, mainit lang yung panahon, yung weather natin. Pero, okay naman siya talaga kanina. So, maglagay lang ako ulit ng blush. And then, yung kanina, yung highlighter nila. Done na tayo dito. Okay, ang wala na lang ako is yung nihintay kong liquid foundation na mukhang bukas pa dadating. Okay. Ay, meron akong gustong i-try. Try din natin kaya ito sa mata. Okay. Parang kulang eh. So, ayan na. O, diba? Yung highlighter, pwede din siyang gawing eye makeup. Ito siguro, konti lang. Ganyan lang. So, dito lang siya. Yay! Ito, dumating na siya. Saktong-sakto. Ayan, ayan. So, subukan na natin to. Gusto ko yung mga ganitong color. Okay? Wala naman masamang amoy. Yung normal na, yung typical lang na amoy ng lip tint. Ganyan, ganun lang. Pero okay naman. So, swatch ko siya dito. Ganito yung shade niya, guys. Ayan. So, yan. 104 yan, guys. So, lagay na natin siya sa lips. Okay. Kunin ko dito kasi sayang. May tahas. Ganyan natin siya. Okay. Huwag yun napansinin yung kamay ko. Manas yan. Parang ano siya. Yung kahawig niya itong si Maybelline. Pero mas light lang ito ng konti. So, ito yung mga shade na pang everyday. Ganyan. Sobrang ganda niya, guys. Oh. Okay, actually guys, duo siya eh. So, pwede siya sa cheeks din. Ayan. At ito guys, sobrang lightweight lang din niya. Wala akong na-feel na malagkit. Wala rin ako na-feel na mayroong mabigat. Ito, ganun eh, no? So, sobrang ano niya, ganda niya sa lips. Hindi siya nakaka-dry. Ayan, oh. Wala naman namumuo dito. As in, ayan. Parang siya, powdery siya. Ganun yung effect niya sa lips ko. Parang yung sa BLK ko, ganun. Tapos, waterproof daw ito, guys. So, tignan natin. Teka lang. Check ko muna kung magte-transfer dito, ha?
Wala naman. Okay siya, guys. Tapos, iinom din ako ng tubig. Wait lang. Okay, iinom ako. Tingnan natin kung mag-transfer din siya dito. Meron lang konti, pero hindi usually, di ba, pag yung lip tint na hindi nilalagay natin, bumabakat talaga siya dito. Ito hindi. Parang Maybelline din siya. Ganyan ko. Okay, wala pa rin siya, guys. So, talagang ano siya, waterproof siya. At ito na yung masasabi ko. Final thoughts ko dito sa mga product na, yan, kita ko sa inyo yung aking mga pinabibili. Okay, dito sa mga product na ito. Okay. Una dun sa sponge, okay siya. Nagkasundo naman kami. Okay, malambot siya as in. Ayan. Kasi hindi siya mahirap ilagay sa mukha. As in, napakadali lang niya gamitin. Ang dali lang i-blend nung liquid foundation. Tapos, hindi nga siya sumisiksik dito sa sponge. Masusulit mo siya yung liquid foundation na nilagay mo. Tapos, yung liquid foundation naman, kung oily ka, guys, mag-set pa kayo, lagi kayo like loose powder, yung mga ganyan. Kasi medyo, kung oily pa yung face mo, tapos ito yung gagamitin mo, may kita mo. Parang kanina yung nangyari sa akin. So, yun. So, kailangan ko maglagay ng loose powder. Yan. Pero, sobrang ganda nitong liquid foundation na to. Kasi kitang-kita naman, guys, na gumanda yung skin ko lalo dito sa liquid foundation na to. Ayan, from dull skin naging Korean skin. Okay, naging healthy tingnan yung aking skin. Ayan o. Tapos na-cover naman niya yung dapat niyang cover. At hindi naman siya nagda-dry sa skin. Wala pa ako nakikitang namumuo sa kanila. Check natin ulit. Okay. Okay, okay naman siya. Wala naman siyang namumuo. Pero yung kung yung mga pores, yes, na-cover naman niya. Pero hindi totaling, para sa akin lang naman niya, pero hindi naman niya totaling na-cover talaga. Kasi kung malapitan, nakikita ko pa rin yung pores ko dito. Napaka-natural tignan yung blush on, hindi ka mukhang sinuntok. Tapos, eto guys, actually itong Moonlight, perfect siya sa mga morena, I think. Yes, kung hindi ako nagkakamali. Nakita ko kasi dun eh, ang doon sa mga light skin, yung isang shade, hindi lang kinuha kasi meron na akong ganung kulay. Yung Moonlight, nagustuhan ko kasi una-una wala pa akong ganitong shade. Tapos, wala, maiba lang, ganyan. So, kita naman siya sa skin ko. Okay naman din siya kahit sa maputi. Mas siguro, mas bagay lang talaga siya sa mga morena kasi mas kita siya. So, tapos, yung mascara, guys, ito huwag nyo itong ismolin. Nakala ninyo wala, pero meron. Oo, huwag nyo siyang ismolin. Nakala natin wala, pero palaban din pala ito. As you can see, ayan o. I really love this product kasi sobrang mura lang niya. Yun talaga, yung number one kong nagustuhan. Kaya, sinasuggest ko, guys, bumili kayo nito sa mga, lalo na sa mga baguhan, gustong sumubok ng iba pa. Kasi meron naman din tayong mga local brand na mura lang din, like yung Careline, Everblenda, like that. Pero kung gusto niyo sumubok ng mga Korean na mura-mura lang, and lamang, guys, ako ay magpapaalam na at kayo ay mag-ingat palagi. And don't forget to subscribe, like, and comment down below. Alright, so I'll see you again on my next vlog. Bye!